So ngayon mga kakusina, meron lang ako dito half kilo of kalabasa or squash. Ayan siya. Half kilo lang. 20 pesos lang to na bili ko sa Pure Gold. So tatanggalin ko lang yung mga buto tapos babalatan and then iwain natin to ng pa-cubes. So ayan, tinatanggal ko lang yung mga balat mga kakusina. Dahan-dahan lang din kayo para hindi rin kayo masugatan. So after nito, hiwain lang natin to ng maliliit para mabilis lang natin siyang pakuluan. Yan, kasi pakukuluan natin to mga kakusina. Yan, no? Tanggalin natin yung mga bulok-bulok dyan. So ito na mga kakusina, ito na yung mga nahiwa nating kalabasa. Hugasan nyo lang, tapos ilagay sa ating kasirola na may tubig, tapos pakukuluan na natin yon hanggat sa lumambot ito. So ayan mga kakusina, na ilagay ko na sa ating kalan. Pakukuluin lang natin to hanggat sa lumambot, tapos balikan na lang natin maya-maya. So ayan mga kakusina, luto na yung ating kalabasa. Malalaman yung luto or malambot na yan, kumuha lang kayo ng isa, tusukin ng ating tinidor. Tapos once na na-break na siya, meaning luto na yon. So drain lang natin to, tapos palalamigin, then isusunod na natin yung next steps. So ayan mga kakusina, nahango at napalamig na yung ating nalutong kalabasa. Imamash lang muna natin to. Ayan oh, sobrang lambot na niya. Yan, tapos kung may nakikita pa kayong tubig, i-drain nyo na lang siya ulit. So, imamash ko lang to, tapos i-drain ko ulit para matanggal yung katas niya. So, after natin mamash yung ating kalabasa, mag-a-add naman tayo ng half cup of all-purpose flour. So, ayan, nailagay na natin yung half cup of all-purpose flour. Mag-a-add naman tayo ng 1/4 cup of cornstarch. So, after adding yan, maglalagay rin tayo ng half teaspoon of baking powder. And then, after that, ilalagay na natin yung half cup of condensed milk. Tapos, imamassage lang natin to hanggang sa makuha na natin yung tamang consistency. So, ayan, haluin lang natin to mga kakusina. Hello mga kakusina! Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click notification bell, click all para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! So ayan mga kakusina, once na ilagay nyo na lahat ng mga ingredients natin, hahalu-haluin lang natin to hanggat sa makuha natin yung tamang consistency. Yan, yung ganyan. Yan. So, kung medyo matubig-tubig pa yung consistency ninyo, mag-add lang kayo ng paunti-unti ng all-purpose flour. Tapos, gagamit tayo dito ng 2 kutsara na nag-grease natin ng oil para hindi kumapit yung mixture. Tapos, mag-shape lang tayo ng pa-circle. So, bali ang ginagawa natin ngayon mga kakusina ay kalabasa balls. So, ayan, niluluto ko na yung ating mixture. Nilagyan ko lang ng mantika, madami, tapos pinainit. Tapos kumuha lang ako ng gusto kong amount. Tapos yan, piniprito na natin. Hintayin lang natin yung mag-golden brown. So ayan, naluto na natin lahat ng ating mga kalabasa balls. Ididrain lang natin to para matanggal yung ibang mantika. Tapos, pag na-drain na natin yung lahat, pwede na natin tong i-enjoy. Kung paano ko nagawa itong chocolate sauce na nasa ibabaw na yan, ilalagay ko na lang din sa description box yung link. So, tikman na natin yung ating kalabasa balls, mga kakusina. Yan o, oh, ang ganda ng ating chocolate sauce. Perfect yan dito sa ating kalabasa balls. So, titikman ko lang. So, yan, tikman na natin. Yan o, oh, grabe. Ang shy ng ating chocolate sauce. Ang sarap mga kakusina. Mmm. Tamang-tama dun sa chocolate sauce. Ayun, no? Yan. So, tikman ko pa ulit. Mmm. Yan. Sarap. Enjoy mga kakusina! Don't forget to like, share,
subscribe.